ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal, si Rocky Rodriguez Dayal, 23 years old, nakatira sa 17A Milagrosa Street, Villa Sabina Subdivision, Talipapa, Nova Liches, Quezon City, ay ikakasal kay Sara Magtuloy de la Torre, 31 years old, nakatira sa Block 22, Lot 23, Pandaguig, Florida Blanca, Pampanga, sa November 10, 2023, San Lorenzo Ruiz Parish, Barangay Culiatan ng Sara, Quezon City. Si John Paul L. Tulio, 29 years old, nakatira sa number 3 Senecal Drive, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Jenny Rose S. Pancho, 25 years old, nakatira sa number 3 Senecal Drive, Culiat, Quezon City, sa November 18, 2023, San Lorenzo Ruiz Parish, Barangay Culiat, Tandangsora, Quezon City. Si George Vittorio San Pablo Baviera, 32 years old, nakatira sa number 2, Andrew Street, Metro Heights, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Patricia Francisco Aculio, 31 years old, nakatira sa number 12, College Street, Kingsville, Executive Village, Antipolo City, sa December 7, 2023, Santa Maria de la Strada, Our Lady who shows the way, Katipunan Road, corner Pansol Street, Quezon City. Si Kenneth Anthony G. Edanalino, 32 years old, nakatira sa number 42B Aldrin Street, Culiat, Tandangsora, Quezon City, ay ikakasal kay Sarah May P. Lazaga, 32 years old, nakatira sa number 136 Pinaglabanan Street, Pedro Cruz, San Juan City, sa December 29, 2023, Santuario de San Jose Parish, Green Hills, Eastwood, Mandaluyong City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa banal na bukasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla, una sa lahat, ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng iba yung paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangarin, ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso. Tungo sa adhikain, maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo aming manunubos at ni Maria aming mahal na ina, ang sambayan ng Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan. Pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon, sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna sa mandali.
magandang hapon po sa lahat. Ngayon po ay ang 129 na linggo sa karaniwang panahon na may temang Linggo ng Misyong Pandaigdig, Mga Debotong Katoliko at Mamamayang Tapat. Ngayong 129 na linggo sa karaniwang panahon, hinahamon tayo ni Jesus na ibigay sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin nito, pagsamahin natin sa isang maayos na katunayan ang mabubuting katangian ng mga tapat na mamamayan at debotong Katoliko. Ang turo ng simbahan tungkol sa dalawang aspetong ito ng ating buhay ay tiyak na gabay, ngunit magiging bunga lamang ito kung ito ay ating isa sa buhay. Nawa ang paglahok natin sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito ay maging pagpapatibay sa ating pangakong totoong magsikap para sa kabutihan ng simbahan at ng ating bayan. Ngayon ay linggo ng Misyong Pandaigdig. Ialay natin ang misang ito para sa mga misyonero at mga taong inaalagaan nila. Magsitayo na po ang lahat at simulan na natin ang ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Panginoong humirang sa ating maging kasapi ng ating lipunan at ng simbahan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Habang tayo'y naghahanda para ipagdiwang ang Eukaristiya, tanungin natin ang ating sarili. Kung tayo ba'y naging tapat sa ating mga tungkuling, pambayan at pangrelihiyon. Sa pagpapabaya natin, makatulong sa pagbuo ng isang lipunang makatarungan, maayos at malinis. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pagpapakilala ng ating pagkakatoliko, hanggang sa pagsasimba lamang kung linggo at pagdarasal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa pagpapaimbabaw ng ating mga pangsariling interes sa halip ng kapakanan ng bayan at ng simbahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyaring Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi namin matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa ang Panginoon mula ay siyang nakapangyayari sa kasaysayan. Siya ang naghahanda ng plano at nagpapatupad dito. Kadalasan sa paggamit ng mga personal na plano at ng bawat isa sa atin, hamak man o dakila. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod. Ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kakilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag ng Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy, purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang pananampalataya ng unang Kristiyano ay nakasentro kay Kristo at nakaugat sa banal na Santatlo. Makikita natin ito sa pambungad na unang liham ni San Pablo sa mga mananampalataya ng Tesalonica.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa inyo at sa tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunitan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman naming mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, umalis ang mga Pareseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guru, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Caesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pangbuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Caesar po," tugong nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung ayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Tinuro sa atin, ating lahat, I'm sure na honesty is the best policy. Totoo ito at dapat na maging motivation at ugali ng bawat isa. Kay ganda marahil ng ating pamilya, komunidad at bansa kung ang bawat membro at kasapi nito ay tapat. No? When we are honest, sincere, faithful, I'm sure no, things will be different. Pero ang iba na talagang realidad. No? Subalit noong hanggang ngayon, maraming pagkakataon na tayo hindi naging tapat sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating bansa. Kinukuha natin ang hindi sa atin. Hindi natin ipagkakaloob sa ating kapwa, sa ating bansa, at sa Diyos ang mga bagay na naukol sa kanila.
hindi tayo nagiging tapat sa mga ito. Inuuna lamang ng marami ang kanilang sarili. Pagka makasarili ang kabaligtaran ng katapatan. But of course, we always put ourselves as center of our life and then we become more selfish, self-centered, and then we want to have everything for us. So sa ating ebanghelyo ngayong araw, nabasa natin ang mga salita ni Jesus na narinig natin. Ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar, sa Diyos ang sa Diyos. Ito ang sagot niya sa mapansilong tanong ng mga Pariseo at mga alipores ni Herodes kung matuwid na magbayad ng buwis sa Caesar o hindi. Akala nila masisilo nila siya. Because, my dear brothers and sisters, the context sa panahon ni Jesus, ang mga Jews, they don't want to pay the taxes. Kasi para sa kanila, ang Yahweh, ang Hari, ang Panginoon. Pero ngayon, dahil sa political reasons, kailangan nilang magbayad ng buwis. Kaya nga, they even look at tax collectors always as outcasts because they're working for Romans. And then that's why they ask a very tricky question. But before asking, they were start to have a very beautiful words, no? Guru, alam namin isa kang taong makatotohanan, itinuturo mo ang paraan ng Diyos ayon sa katotohanan, at hindi mahalaga sa iyo ang sabi-sabi ng mga tao, palibasa ay baliwala sa iyo ang estado ng tao sa buhay. So very matamis talaga ang mga salita nila. Yan ang introduction. But iba na talaga ang dahilan, no? Or maybe the reason behind this. Because if you say, yes, no, magbayad kayo buwis, surely it's against their faith, against their own customs. And he will be enemy of the Jews. Kung sabihin niya nga, no, wag na, and then the mga tao ng Herodes, nandiyan na, they will file a case, no, they will say, you are plotting against the state, against the Roman Empire. So, kaya nga, my dear brothers and sisters, but alam ni Jesus, kaya nga bago sinabi ni Jesus ito, may mahalaga siyang tinanong. Pinakita ni Jesus ang denaryo sa mga taong nakapaligid sa kanya at kanyang tinanong, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Whose name and image is inscripted on this coin? And then sabi nila kay Caesar. And then okay, then it belongs to him. Ibigay sa Caesar ang sa Caesar. Pero hindi huminto dito si Jesus. Sabi niya, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. So my dear brothers and sisters, today we are given two things. No, give what belongs to Caesar and then what belongs to God we have to give. So what belongs to Caesar? Ang Caesar can be our life here on this earth. No nga, maybe ang tumutukoy sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating bansa, at sa mga namumuno nito. At ang sa Diyos, we can say, it's about God who created us and also the church that we belong to. So if you see, let us reflect one by one, no? Lalo na Caesar, ibig sabihin, the first of all, about our own self. May mga bagay na para sa ating sarili. At kailangan din natin ibigay yon sa ating mga sarili. So kaya nga huwag natin iyong ipakakait. No? Ibig sabihin, self-care. No, dapat na ibigay sa ating sarili. No, good food, no rest, mental health, and many other ways. But of course, no, may marami sa atin, kahit ako, no, we are not faithful for this. We are not giving enough rest or good food or enough maybe physical exercise and so on. Then may mga bagay na nararapat ipagkaloob sa ating family or ating kapwa. Pagmamahal, pag-aruga, pagtataguyod, paghubog. Ilan lamang yan sa mga naukol sa ating pamilya na sanay hindi natin nakakalimutan ipagkaloob. Sa ating kapwa ay ang ating pakikipagkapa, pagmamalasakit, pagtulong, pagtutuwid at iba pa. So love, no? Love our family, our neighbors, no, respect our parents, love for our children,
and also be generous, kind to our brothers and sisters. That is dapat, no, gawin natin. And then sa ating mga namumunod bansa, meron mga bagay din na naukol sa kanila. Ibigay natin ito sa kanila ng buong katapatan, walang labis, walang kulang. Ang pagbabayad ng makatarungang buwis ay nararapat at tungkulin natin mamamayan. At ang pagsunod sa mga batas ng lipunan ay pagiging mabuti at tapat na mamayanan. So it's both, no, supporting the programs of our country, at the same time also paying taxes, following the rules and regulations. This is the way, no, because that's dapat na gawin natin, my dear brothers and sisters. Pero that is about the season, no, first part sa ang sabi ni Jesus. Ang second part, sa Diyos, ibigay sa Diyos, ang sa Diyos. Higit sa lahat, my dear brothers and sisters, may mga bagay na naukol sa Diyos at sa kanyang simbahan. Jesus was asking, no, when he saw the denario, nga sabi niya, or tanong niya, no, nga, kaninong pangalan or larawan nakaukit dito? And then they said, kay Caesar. Because that's also applicable sa ating life. Because we are all, nilikha tayong lahat sa image and likeness, kalarawan at kawangis ng Diyos. So the imprints of God is on us, in us. And tayo, that's why we call tayo ang mga anak ng Diyos. Kasi siya ang Ama. We share His divinity. We share His goodness. We share His image. And we share His likeness. So my dear brothers and sisters, kaya nga we also have to be responsible or have to give to God what supposed to give to God. Because everything, my dear brothers and sisters, lahat mga bagay, hindi lamang some things, no, everything, lahat mga bagay, biyaya ng Diyos. Mula sa Panginoon, dahil sa pagmamahal, ibinigay niya sa ating lahat. Imagine, no, you work 8 hours, those are working in the offices, or companies and teaching or maybe other things, maybe 8 hours, 10 hours, sometime overtime, dahil nga may sahod, no, may sahod, or they pay you, so you work, and sometimes we are willing to work more because they will pay more. Only those people who give money, we are very faithful. But what about to God, who gives everything freely? No, every day, lahat mga araw, no, time and mga things, or everything that we have is a biyaya ng Diyos. Binigay sa atin. God has been giving. But how many of us are faithful? No, tapat sa ating generosity, or sa ating what we call vocation as mga anak ng Diyos. Are we sharing something, giving back to God, quite simply? In our terms, we say simbahan, no, tithing, suppose, for 10% like that. Same also, at least, can we give, no need 10%, 1% of what we have. Ibig sabihin, our time, we have 24 hours. Is it possible to give 10 minutes for God? Actually, hindi na para sa Panginoon, ito para sa atin. The time that we are spending here is na hindi para sa Panginoon. He doesn't need our prayers, He doesn't need our praises. But this is an expression, no, expression of our faith, expression of our love, and also the saying that we give importance to God. So, but can we give even 10-15 minutes per day? Can we pray? No, most of us, I'm not saying everybody, many also, hindi na nagdarasal araw-araw. And then I was saying last week, kung kahit isang membro lang, isang pamilya nga magsimba, siguro kailangan natin 10 masses. 10 masses, because hindi na sapat ang simbahan. Pero marami hindi na nagsisimba kahit sa linggo. Many do not care about God anymore. So that is, my dear brothers and sisters, isang malaking challenge sa ating lahat. No, kaya nga tanungin natin, suruhin natin, no? At pagnilayan natin, are we faithful, tapat ba tayo sa ating Panginoon? Nga siya ang nagbigay ng lahat mga bagay, lahat mga blessings, our family, work, and many other ways God is blessing us. And then secondly, my dear brothers and sisters, simbahan. Bakit ang simbahan? Dahil tayong mga membro, sa pamagitan ng binyag, naging membro tayo ng simbahan. No, we are members. Pero hindi lamang members.
tayo ang simbahan. Sabi ng our Vatican II, PCP II, and they said, kayo, tayo, ikaw ang simbahan. We are the church. And St. Paul even said, kayo ang templo ng Espiritu Santo. Imagine, no? It belongs to you. This church belongs to you. Hindi sa mga pari, hindi sa kasamin, hindi sa ilang mga leaders. You are the church. Kayo ang mga simbahan. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, take care. No, take care. No, be active participation, participation in our activities. And also, nga kahit majority is a Catholic country. Ibig sabihin, majority ang mga Katoliko, pero kulang na kulang talaga mga leaders are those who are serving the church. Kasi that's why every time we have to look for sino bang mag-commentator, lector, sacristan, mother butler, or lay minister. No, hanapin natin lagi. Bakit, my dear brothers and sisters? The church is ours. Let us share what we have. Do not be afraid. Huwag kayong matakot na maubos, no, ang pera ninyo or ang oras ninyo, no, ang talent ninyo. Hindi. The more we share, the more we will receive, my dear brothers and sisters. Please, take care. This is ours. No, this is ours, not theirs, but ours. Kasi tayo ang simbahan. So let us share. Hindi na necessarily money. Hindi na money always. Hindi na material things. Maybe share through your presence. Share with your talents, being maybe member, being a member in our organization or some ministries in our church. Or maybe be part. Maybe if you have more blessing, share. We have social projects, feeding, educational, and many other ways. Let us help. Or if you're good in singing, let us join the choir. Whatever, there are so many ways. Because we cannot say, I have no talent, or I am poor. Nobody is poor, my dear brothers and sisters. Siguro materially, some of us are struggling, but we are not poor. We have 24 hours. We have a lot of gifts and blessings. Let us share. So, my dear brothers and sisters, please let us take some time and reflect. Because this all will go back or bring back to one, no? Ang utos ng Diyos, no? Ibigin ninyo ang inyong Diyos. Ibigin ninyo ang inyong kapwa. This all leads to love. So, do I love my God with my whole heart, with my whole self? Do I love my neighbor or not? So, my dear brothers and sisters, at the end, we all have to give accounts to our God at the end. In the last judgment, God will ask you, what did you do with the gifts that I give you? How did you live your life? So we have to be accountable. Kaya nga, let us start living here, no, on this earth, already as children of God, as we belong to heaven. And by sharing, by being kind, by being merciful and compassionate towards one another. Please stand. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nang matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinaaalaala sa atin ngayon ang ating tungkuling pangbayan at pangrelihiyon. Sa pagdarasal natin para sa biyayang mahusay natin magampanan ang mga ito, alalahanin natin ang natatanging paraan ang lahat ng nahihirapan at pagtupad dito. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa simbahan pang lahat. Nawa maging malaya siyang magpahayag at magtaguyod sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa lahat ng lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga kura paroko at iba pang pinunong pangrelihiyon, nawa magtagumpay nila tayong gabayan sa pinakamahusay nating pagtupad sa ating mga tungkuling pambayan at panrelihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at lahat ng iba pang pinunong pambayan, nawa gabayan nila tayo sa pamamagitan ng kanilang katapatan at karangalan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga misyonero sa buong daigdig, nawa itulot nawa ng Diyos na magbunga ang kanilang mga pagsisikap. Bigyan sila ng lakas para malampasan nila ang lahat nilang kahirapan at gantipalaan sila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa lahat tayo'y laging matupad sa ating mga tungkulin bilang mamamayang tapat at mabubuting Katoliko, at sa gayoy makatulong sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat sa paghirang mo sa amin bilang mamamayan ng aming bansa at kaanib ng iyong simbahan. Pagkaloob mo nawa kami ng higit na pagpapahalaga sa dalawang kaloob na ito at ibayong pananabik na makatulong para sa kapakanan ng dalawang ito sa pamamagitan ng ulirang pagganap sa aming mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran
sa paghain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtagdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaan mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagkatiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, linggapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararanggal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayaan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pagkikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna sa mandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa World Mission Sunday. Ikalawa, iniimbitahan ng Vocation Ministry ang mga kabataang edad 13 to 30 na taong gulang, single, na gaganaping youth camp ngayong darating na Oktubre 27 to 28, 2023.
Ito po ay isang overnight event. Ang layunin nito ay magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan kay Kristo at pag-unawa ukol sa pagtahak sa kanilang bokasyon. Kaugnay dito, kami ay kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng inyong tulong pinansyal o materyal para sa pangangailangan ng ating mga kabataan sa nasabing youth camp. Para sa mga interesado at nais tumalo o mag-donate, mangyaring makipag-ugnayan kay Ate Alma Paderes sa numerong 0956-618-0455 o sa inyong mga BEC coordinators. Ikatlo, ang lahat po ay inaanyahang makibahagi sa ating Living Rosary sa pagdiriwang ng ating pagtatapos ng Banal na Santo Rosario sa darating na October 28, 2023 sa ganap na alas 7 ng gabi pagkatapos ng Banal na Misa ng 6 p.m. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Ika-apat, ang Capitol Medical Center Department of Obstetrics and Gynecology ay naglunsad ng proyektong pinamagatang Project Telma, Serbisyong Tapat para sa Babaeng Nararapat. Ito ay magbibigay ng libreng panganganak sa mga babaeng manganganak mula September 30 hanggang November 30, 2023 at libreng operasyon ng mga bukol sa matres at obaryo. Bukas ang project Telma sa lahat ng kababaihang miyembro ng PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa numero 0917-8243175. Ikalima, inaanyayahan ng lahat na maging volunteer ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV para sa nalalapit na barangay elections. Nangangailangan po ng mga tatao sa Volunteer Assistance Desk, mga poll watchers at food runners. Mahalaga ang gagampan ng papel ng mga volunteers sa pagpapanatiling maayos at malinis ang ating eleksyon. Sa mga interesado, mangyari lang po ang magpalista sa PPCRV desk sa harap ng ating parokya. Makipag-coordinate po ang PPCRV Secretariat sa mga schedule ng orientation sa mga susunod na araw. Ika-anim, sa mga nais na makapaghanda at malaman ng inyong precinct number sa darating na barangay elections, mangyari lang pong sumangguni sa ating PPCRV Voters Assistance Desk sa ating parish grounds. Maari lang namin ibigay ang inyong sariling detalye kaya't kinakailangang ipakita ang inyong valid ID bilang patunay na pagkakakilanlan at verification ng spelling ng inyong pangalan. Paunawa, hindi po kami makapag-release ng detalye na ipinapakisuyo sa ibang tao sa kanilang pamilya, kamag-anak o kaibigan, alinsunod sa data privacy law. Bukas po ang ating Voters Assistance Desk isang oras bago pagkatapos ng misa. Panghuli, para po sa inyong pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga numero po ay ng ating opisina ay 8292-5255, 0920-8340720, or 0917-628-5217. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Tulungan nawa kayo ng Diyos sa inyong pagiging debotong Katoliko at tapat na mamamayan. Amen. Iligtas niya nawa kayo sa lahat ng panganib at itaguyod ang lahat ninyong tapat na pagsisikap. Amen. Pag-ibayuhin niya nawa ang inyong pagmamahal sa Eucharistia
at ibayan nawa kayo ng kanyang biyaya para sa inyong katapatan sa sakramentong ito sa inyong buhay. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumay kayo sa kapayapaan at maging sangkapan nawa kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos. Amen.